po gising eh. 12:22 in the morning. Hindi ako mapakali guys. Tapos po nung ano ko. Ayan guys. Time check. 7:49. Yan. May ano na ako para sa vaccine. Yan. Alright. Mamaya. Oras to. 10:20 to 10:25. So, kumain ako ng kanin. Ano-ano man. Ayan o. Kumain ako ng kanin o. Ayan o. Right. Kumain ako. Ano-ano man, di ba? Kasi kailangan medyo anong katawan mo, di ba? Kasi iba nga yung ano, ituturok sa atin na stage 1 muna tayo. Ang stage 2 yan eh. Turok number 1, turok number 2. Ayan, nasa turok number 1 muna tayo. Meron na akong mga ano, meron na akong mga kasama sa department. Yun. So, in God's will, sana walang reaction yung katawan natin. Kung may reaction man, sana hindi ako pahirapan. Okay? So, in Jesus' name, amen. Okay? Naalala pa ba ninyo, mga kaibigan, nung pumutok ang pandemya? Halos lahat hindi tayo makapaniwala. Pero, nangyari. Siyempre, naganap. At hindi lamang naman sa iisang lugar. Napakahirap. Buong mundo. Guys, hindi rin ako makapaniwala. Naalala ko pa rin noon na mag-lockdown dito sa amin. Hindi biro ang makulong ka sa kwarto ko ng isang linggo, dalawang linggo, isang buwan. Guys, tatlong buwan. Grabe. Epic talaga. At hindi ko rin makakalimutan. Siyempre, ano pa ba? Mga iba't ibang nangyayari. Iniisip kung ano-ano na lang ginagawa. Nandiyan pa nga kausapin mo ang baso, tasa ng kape, kausapin ng sarili. Talagang pag mahina ka, talagang mababaliw ka. Lahat tayo nakaranas ng ganito, guys. Alam ninyo yan. Alam ko yan. Guys, ginawa ko ang video na ito para ipakita na sa mga pinagdaanan natin, hindi lang ako, tayo. Tayong lahat, di lang isang lugar,
buong mundo. Ito na yung pinakahihintay ko. Ito na yung pinakahihintay natin. Ang dami po kasing mga balibalita na siyempre tumatakot sa atin, bibigay ng pangamba sa social media, nakikita natin, napapanood natin. Pero mas tinitingnan ko kung ano yung nakaraan ko, pinagdaanan ko nung panahon ng lockdown. Isusugal ko kung ano yung kahihinatnan na alam ko namang para sa atin ito, kaligtasan ng buong mundo. So, ayos lang. Yun po yung ano eh. Yun po yung nagbigay sa akin ng lakas na loob na kahit nahirapan ako sa dinadanas ko sa stage 1 na to. At guys, may stage 2 pa. So, sana naman hindi na ganyan katindi ang reaksyon ng katawang ko. Pero okay lang, guys. Mag-stage 2 man yan, stage 3, okay lang. Basta alam ko na ikagaganda ng ating katawan. Ikaliligtas natin. Susuungin natin yan. Tayo pa, mga OFW. Sa atin pong medyo nagkinakabahan, magtanong lang po tayo mga kaibigan dun po sa mga nakaranas na at kung ano ang mga dapat na gawin para po mabigyan tayo ng idea. At syempre, sa mga medical staff at maging kampante naman yung ating pakiramdam. Sabi nga, pwede naman natin na malagpasan to. Tumawag lang talaga tayo, saan pa ba? Sa Panginoong Diyos. Inabot din ako ng ano, guys. One day, two days na napakabigat ng aking pakaramdam, aking pong ulo. Pero sabi nga, sa awa ng Panginoon Diyos, sa tulong din ng ating mga kaibigan, magtatanong-tanong sa mga nakaranas. So, eto ako ngayon. Pumasok ulit, maayos. Sabi nga sa gitna ng dilim, may liwanag, may sumisiwang na liwanag. At sabi nga nung iba na nakapag stage 2 na, hindi na raw ganun katindi ang reaksyon. At meron pang nagsabi na sa stage 1, kung hindi ka nakaranas ng sa stage 2, dun naman ikaw makakaranas ng medyo mabigat. So, kailangan talagang pagdaanan. Dahil sabi nga, reaction nga ng katawan mo yun. So, guys, ito lang. Kapit lang. Andyan ang Panginoon Diyos. Mabuhay po tayo. Salamat po. Okay guys, sana okay na makatulog lang sana.
Thank you.